Oras, ganap ng alas 7:01 ng gabi. Sumasa inyo po ang ating programa. Ito po ang Lingkod Bayanihan dito po sa DWBL live sa Metro Manila. DWBL 1242 kHz AM at napapanood din sa YouTube sa pamamagitan ng KSMB online. Sa ngalan po ng ating mga kasama sa Lingkod Bayanihan, ito po si Andy Vital. Kumusta po kayo? Ngayon ay Martes, July 20, 2021. Holiday po ngayon. Ngayon ay deklaradong Eid al-Adha, Feast of the Sacrifice, ayon po sa deklarasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte na nilagdaan noong Huwebes ni Executive Secretary Salvador Miguel Dea. Kaya sa mga walang pasok sa trabaho ngayon ay sana stay home lang kayo, hindi na kayo umalis ng bahay. Iwas na muna sa mga pasyal-pasyal. Sa mga pumasok naman dahil kinakailangan po sa trabaho, okay po yan. Basta kailangan wala tayong magagawa. Basta mag-clear na lang kayo. Well, sa ating pong palatuntunan ngayon ay kasama natin ang ating kapartner si Lakay Rolly Gonzalo. Lakay! Hi, Prof. Andy. Magandang gabi sa iyo at magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Welcome na muli sa isa pang edisyon ng ating programang Lingkod Bayanihan over DWBL 1242 kHz. Pa, meron akong balita sa iyo at sa ating mga tagapakinig. Kaya ako sa isang vaccination center sa Quezon City. Ang daming tao. Ha? Mukha na tao sa Delta variant. Ang daming tao ngayong hapon. Secretary Alejandro Rosas Elementary School sa Barangay Obrero. Ang daming tao. At nakakatuwa kasi ang daming pa mga walk-in. Mabuti hindi naman umulan, Lakay. Pero okay lang. Maganda nga at malamig. Hindi mainit yung sa waiting area ng ating mga kababayan. So, mahusay ang pila at yun nga, lahat ng mga dumating, kahit hindi o nag-online registration, lahat in-accommodate ng ating mga authorities dyan sa Don Alejandro Rosas Avenue Elementary School. Aba, natuklasan ko rin ang mga nagbabakuna, mga nurses na mga PNP. Aba, andahin pa na. Mga police. Ano, naka-uniform sila kanina? Nurses. Ha? Naka-uniform sila ng PNP? Yes, o naka-uniform ng nurse? Okay. Yes. Totoo yung mga kabayan natin kasi magagaling yung mga nagbabakuna na mga polis. Ikaw ba yung nagpabakuna kanina? Lakay mo, ano? Hindi ako nagpabakuna pa kasi nakaschedule ako next week. Okay. Next week yung schedule ko. So, take my time. Total eh. Hindi naman, meron naman akong iniinom pa. At, okay lang, no? Hindi naman talaga mamadali. Pero, darating tayo dyan sa next week sa aking schedule para matuto tayo sa kahilingan ng ating pamahalaan na lahat tayo ay mabakunahan kasi hindi biro yung ating kalaban. Na inaabangan kasi ng ating news team ang iyong pagbabakuna na Lakay kasi i-cover nga natin yan eh. O, baka sana. Pwede, i-schedule natin. Magla-live report tayo doon pag ikaw na bakunahan. Pero maganda yan. At sa mga nagpapabakuna, salamat po at kayo ay tumutupad. Itunuturing ko na itong parang obligasyon, Lakay. Yung pagbabakuna kasi nga hindi natin sigurado kung hanggang sa naabot itong COVID-19 na ito. Ngayong meron tayong Delta variant. Nako. Mabuti nga at medyo hindi pa tayo natutulad dun sa nangyayari ngayon sa Indonesia. Yeah. Pero hindi ho natin dapat hintayin na maging seryoso pang kalagayan natin. Okay. Nakakatuwa pa, may mga dumating mga senior. Apparently, hindi naka-online registration. Pero sinubukan nilang mag-walk-in. At sila ay, lahat sila ay in-accommodate ng ating mga school authorities.
Diyan sa eskwelahan na yan, diyan sa Barangay Obrero. Anong tingin mo ngayon sa ating screen ngayon? Kasi sinusubukan natin itong bagong platform natin sa video. Sabagay sa radio, sa DWBL, ay hindi naman tayo nag-iiba ng image. Ano? Pareho pa din ang boses natin. Okay naman. Pero ito yung medyo bagong nating platform. Napapansin ko lang, parang nagkakabutas yung aking, ano, yung aking face mask. Yung face mask sa screen. Nagkakabutas. Pero generally, ay okay naman yung itsura. Pwede daw. Okay naman. So pwede tayong mag-partner dito sa screen. Pagka ini-interview tayo, pagkasama natin yung mga correspondents natin, magkasama natin sa iba-ibang news bureau, pwede tayong mag-share ng screen. At pwede kitang palakihin, kagaya niyan. Ganun. Dapat ikaw ang malaki. Pwede kitang gawing mas malaki kaysa akin. Okay. Si Joseph, saan siya? Nasa kabila? Ano yun, naka-monitor lang si Jojo. At yung ating mga correspondents, nakikita ko na rin sa preview ng maraming screen dito sa platform na ito. Na sila'y naghahanda rin para mag-report lakay mamaya dito sa ating programa. Welcome po sa Lingkod Bayanihan, napapakinggan sa radio, sa DWBL, sa Metro Manila, DWBL. Ilan tayo po pwede maka-update sa screen? Marami, kaya lang yung iba nagpa-practice pa eh, alam mo naman. Nag-ready ng camera, nag-test ng audio para mamaya ang presentation ay maging maganda, lakay. Kaya, yung pala pangalan ko, dapat din pala, hindi pala all caps, di ba? Pwede mo rin baguhin yan. Pwede kitang itago habang binabago mo yan. gusto mo lakay? Magbabalita muna ako, kaya pwede mong i-renay muna yan. Sabi ni Joey Panda, magandang gabi po, Lolo 1 at Lolo 2. Siniseryoso talaga, siniseryoso. Lolo 1 at Lolo 2. Jojo, sinong Lolo 1? Huwag kang magkaroon na, atanda ka rin. Sa edad ba yan o sa tangkad? Bueno, ito ho ang ating Lingkod Bayanihan. Magbabalita muna tayo. At sana ho, manatili po kayo nakikinig sapagkat may mga reports yung tayo magagaling sa ating mga kasama mula sa Cagayan Valley News Bureau at sa ating National News Desk. Inaprobahan ng Department of Trade and Industry ang hiling na taas presyo ng mga manufacturer ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, tumaas ang presyo ng mga raw materials kaya naaprobahan ang pagtaas ng presyo na napako ng halos 2 taon. Naglalaro sa hanggang 7% ang inaprobahang price increase na katumbas ng hanggang piso. Samantala, umapila naman ang grupong Laban Consumer sa mga may-ari ng mga supermarket na wag munang ipatupad ang taas presyo upang maprotektahan ang mga mamimili sa dagdag gastos. Subalit ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kua, hindi nila mapipigilan ng price hike dahil manufacturer ang magpapatupad nito at meron silang lehitimong katwiran na mag-adjust ng kanilang presyo. Inilabas ng Department of Education ang karagdagang 3.7 billion pesos na pondo para sa 44,851 na pampublikong paaralan na gagamitin sa maintenance and other operating expenses upang mapatatag ang pagtugon laban sa COVID-19. Ang pondo ay ilaan sa new normal setup at implementasyon ng health requirements sa mga paaralan. Ibibili din ang karagdagang supplies na kakailangan ng mga guro at non-teaching personnel para sa mas matatag na proteksyon para sila ay makapag-deliver ng kalidad na edukasyon. Samantala, pinababawi ng Metro Manila Mayor sa IATF ang desisyon na payagan ng mga batang may edad 5 pataas na makalabas ng bahay. Ang rekomendasyon ay galing sa mga alkalde dahil na rin sa banta ng mga nakakahawang Delta variant ng COVID-19 at pagtaas ng kaso ng tinatamaan ng virus sa Metro Manila. Ayon kay Paranaque Mayor Edwin Olivares, nais lamang nilang iligtas sa pagkahawa ang mga bata kahit mababa ang kaso sa kanilang hanay. Sang-ayon naman si Dr. Ron Gensolante, isang infectious disease expert,
na malaki din ang posibilidad na mahawa ang mga bata kung sila ay maglalaro sa labas ng kanilang mga bahay. Alas 7:11 ng gabi sa Lingkod, Bayanihan, nais ng Pangulong Duterte na magkaroon ng dialogue sa pamahalaan ng Amerika tungkol naman sa Visiting Forces Agreement. Hindi nilinaw ng Pangulo kung bakit nais ang makipag-usap sa kinatawan ng US, subalit sinabi niya noong buwan ng Hunyo na mapapalawig lamang ang VFA kung may paliliwanag ng Amerika bakit hindi nito nagawang utusan ng China na alisin ang mga barko sa Scarborough Shoal noong 2012. Noong pong taon yun ay nagkaroon ng tinatawag na Panatag Shoal Standoff. Tinanggal ng mga kawal ng Pilipinas ang puwersa nito mula sa naturang lugar. Nagbanta si Duterte na patuloy nilang hahadlangan ang VFA kung hindi magsusupply ng bakuna ang Amerika sa Pilipinas. Samantala, bahagyang lumakas ang severe tropical storm Fabian habang bumabagal ang galaw patungo sa west-northwest. Ayon kay PAGASA weather specialist Grace Castañeda, hindi gumagalaw si Fabian mula Lunes ng hapon. Inaasahan ang paglabas nito sa Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Pinalalakas naman ang hanging habagat ang pagulan sa balawak na bahagi ng bansa. Ang pinakahuling forecast scenario nagpapakita ang may posibilidad na itaas ang signal number 1 sa Batanes, ganun din sa Babuyan Island, bago tuluyang lumabas ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Ilan po yan sa ating mga malalaking balita ngayong Martes ng gabi, ika-20 sa buwan ng Agosto 2021. Ito po si Andy Vital, patuloy po sa ating programa dito sa Lingkod Bayanihan. Napapakinggan po ninyo sa ating DWBL AM 1242 kHz sa Metro Manila, napapanood sa pamagitan ng YouTube sa channel ng KSMB Online. Kasama natin si Lakay Rolly Gonzalo. Lakay. Well, bahagi nung binilito mo sa mga Andy, ba? Nabuhayan ng loob, ha? Nabuhayan ng loob yung mga Malacanang reporters kasi, di ba, sabi ni Pangulo Digong, gusto niya magpag-usap sa Amerika tungkol sa extension of VFA. Alam mo, lahat ng presidente, di ba? Lahat ng presidente in the past, ang isa sa mga unang-unang itinerary ay ang state visit sa Amerika. Ito lang kay Pangulong Digong, hindi nangyari. Malapit na matapos ang kanyang termino. Hindi pa siya pumunta ng Amerika. Baka, this time, ha? Baka biglang... Tingnan mo naman, mula pa sa panahon ni Barack Obama, umasok si Pangulong Duterte, panahon ni Barack Obama. Dumaanat na wala na si Donald Trump. Ngayon ay bagong presidente. Tingnan mo naman, tatlong presidente pa lang inabot ni Pangulong Duterte, pero ganun pa rin ang kanyang paninindigan. Itong Visiting Forces Agreement, kung ayaw na inyo makipag-kooperasyon, huwag na lang natin i-extend yan. Yan ang sinasabi niya, Lakay. Baka bigla maisip ni presidente, baka bigla siya pumunta ng Amerika, magkakaroon ng pagkakataon yung mga Malacanang reporters na makapunta ng Amerika this time. Mga biyahe ulit. Mga biyahe state naman. Visit. State visit. Ang sinabi ni Presidente, sa China siya pumunta, di ba? Sa December. Ha? Ang sabi niya, magpapasalamat daw sila personal kay Xi Jinping because ang China ang unang umalalay sa atin ng bakuna sa ating mga requirements dahil sa pandemic, di ba? China ang unang umalalay sa atin. Kaya sabi ng Presidente, baka gusto niyang pumunta ng China to personally thank Xi Jinping sa alalay sa ating vaccine requirement. Yun naman mga Amerikano, nito lang nakalipas na linggo. Last week lang nagpadala ng Johnson & Johnson. Bumabawi. Anyway, yun naman ay talagang commitment. Minitiwan na yung kasalitaan ni President Biden na magbibigay siya ng bakuna. At siyempre, hindi lang naman Pilipinas ang binibigyan ng bakuna. Marami din mga mahihirap na bansa, third world, developing countries na tinutulungan ng Amerika pagka pinag-usapan ay bakuna. Okay. Bueno, alas 7.15, tuloy po natin ang balitaan ngayong gabi. Alamin natin ang report mula po riyan sa ating mga kasama sa Cagayan Valley News Bureau. Ito'y mga balita po natin, ay pakinggan natin ang entertainment news. Ha? Paminsan-minsan ay meron tayong balita tungkol naman sa entertainment world.
Pakinggan natin mula kay Nympha J. Paz. Nympha, please come in. Yes, Kuya Andy. Kahit hindi close, Diego Loizada willing makatrabaho ang amang si Cesar Montano. Umusad ng husto ang acting career ni Diego Loizaga simulat sa pool nang i-handle siya ng Viva Artist Agency. Patok din sa marami ang naging tambalan nila ni Christine Reyes sa Pinoy adaptation ng Korean series na Encounter. Naman na raw ni Diego ang husay sa pag-arte sa amang si Cesar Montano ayon kay Direk Jeffrey Jutarian. Sa isang panayam, inamin ni Diego na bagamat hindi siya close sa ama ay open siyang makasama ito sa pelikula. Baka nga naman ito ang maging daan para maayos ang dapat ayusin. Samantala, hindi kakapusin ang Viva sa pag-adapt ng Korean movie at Korean drama dahil sa lawak ng katalog na nasa Viva. Nympha Paz, frontliner para sa Lingkod Bayanihan. Maraming salamat, Nympha Paz, sa ating pong balitang entertainment. May nagbana na pala kayo, no? Sa Montano? May nagbana na si ano, Diego Loizaga? Huh? Yes. Yes po, sorry? Kuya Gonzalo. Raymond. Ano yung panganay? Panganay ay, hindi ko lang po alam kung panganay po siya ni Cesar Montano, sir. Ano yung nanay? Sino nanay? Si... Isa-search ko pa kung sino yung nanay Kuya Rolando. si Bing Loizaga ang nasa isip ko, pero asawa pala siya ni, ano, ni tawag nito, yung singer na ano sa GMA. Alam mo naman si Lakay Rolly, Nympha. Masyadong chismoso yan. Hindi ka makakalusot dyan. Natutuwa lang ako. Si Cesar Montano. Aba, ngayon ang man na kaya. Matinik na artistang chismoso ka lang talaga. Ito po, Kuya Rolando, na search ko na po kung sino ang nanay ni Diego Loizaga, si Teresa Loizaga po. Ayun. Matikang artista rin po siya, Kuya Rolando. Kuya lang yan lang, kundi Rolando. Tito Lakay na lang. Sige po, pasensya. Tito Lakay. Yan. Sige. Thank you. Thank you po, Kuya Lakay. Kuya Andy? Nakamute ka, Andy. Bro, Andy, nakamute ka. Ayun, isa pa yan. Pagka nagkakaedad, pati mga switch ng mikropono, hindi na nasa switch on. Thank you very much, Nympha J. Pa, sa ating balitang entertainment. Ikaw naman, Lakay, ang tatawag dito kasi magkakaroon tayo ng balitang sports. Ihahatid naman ni Andre Abella. Lakay! Andre Abella, anong pinag-regis sa Tokyo? Sa Tokyo may balita mo, Andre? Go ahead, Andre. Andre, the sports. Si ano li pa ito? Hindi si Andre? Si Annalyn. Annalyn or Matam? Okay, inaayos po natin ang connections natin. Kasi Lakay, talagang malito kapag nakikita mo yung mga nagagandahang reporter natin eh. Mula dyan sa Cagayan Valley. Lakay, di ba? Yeah. Di ba, Lakay? sino kaya yung mga athletes na ano, nasa Tokyo na, nagaling ng Cagayan? Ano ba tayo sa Cagayan? Alamin natin mula kay Annalyn kung ano yung report. Yan ba ay sports, yan ba ay entertainment, yan ba ay weather, Annalyn? Good yes, evening, Kuya Andy. Magandang gabi, Kuya Andy at Kuya Lakay. Yes. Dalawang patay sa kidlat sa Cagayan dahil sa panakanakapagulan ang nararanasan sa Rayon 2 at sa paminsang-minsang pagkidlat. Patay ang dalawang katao matapos tamaan ang mga ito ng isang matalim na kidlat ang tumama sa dalawang biktima. Sanhi ito ng kanilang kamatayan. Kahapon, alas 5:55 sa bayan ng Rizal, lalawigan ng Cagayan.
kinilala ng PNP Rizal ang dalawang biktima na si Virginia Acosta, 64 years old, Samuel De La Cruz, 42 years old, pawang mga residente ng naturang lugar. Ayon kay Police Lieutenant Jefferson Berida, habang sila ay hila-hila ang kanilang kalabaw na kanilang isisilong mula sa kanilang sinasakang bukid dahil sa piglaang pag-ulan, kasabay ng matatalim na kidlat, ay sumilong ang dalawa sa isang red rest house ng St. Francis de Assisi sa isang Paris church sa barangay Mawanan ng bayan ng Rizal. Sa kanilang pagsisiyasat, ayon kay Berida, maari umanong isang matalim na kidlat ang maaring tumama sa bubong ng rest house matapos sa matamaan ang kahoy na napako sa naturang bubong at tinamaan ang isang bahagi ng kinalang kanilang sinusulungan at nabiyak ang kahoy na tinamaan ng kidlat at nadamay ang dalawang biktima sanhi ng kanilang kamatayan. Annalyn Ormatang, frontliner para sa Lingkod Bayanihan. Maraming salamat, Annalyn Ormatang, mula po sa Cagayan Valley News Bureau. Matindi ang nangyaring yan na Annalyn. Yung lugar na yan, eh, saan banda yan sa Cagayan? Sa ikalawang distrito ng Cagayan, Kuya Andy. Dito ang bayan ng Rizal, Kuya Andy, kung kilala nyo yung Our Lady of Piat, patungo doon sa lugar na yun, Tuwaw din Rizal, Kuya Andy. Rizal, Cagayan. Nakakalungkot kasi bihira namang magkaroon ng mga insidente yung may namamatay sa kidlat, lakay, di ba? Yeah, ang sabi ng mga ang sabi ng mga eksperto, eh, wag daw sumilong. Diba? Pagka malakas ang kidlat, wag sumilong kasi normally ang kidlat ang tinatamaan yung pinakamataas na bahagi. Diba sa bukid? May bahay, may kubo, or may puno. Yun ang mga tinatamaan. Tama yung sinasabi mo, Lakay, kasi nga pagka naghanap ng highest point, halimbawa kayo nasa palayan, tapos ang highest point doon ay puno, tapos doon kasisilong sa puno, malamang is mas malagay ka sa panganib. Yes. Diba, Lakay? Tama ba, Annalyn, yung sinasabi namin? Kasi alam ko, sanay ka sa mga disaster operations o kaya ganyang klase. Yung kidlat, yun ang gagawin. Hahanap ng highest point at doon mag-i-strike. Pag nagkataong na doon yung tao sa silong, kaya doon sa sumilong, sa nag-iisang delikado ito, Annalyn, di ba? Pagka ang isang lugar, ang isang bahay o puno o isang posibleng hiding place ay nasa gitna ng patag na lugar at walang mas mataas doon na iba, ito yung tatamaan. Yes, Kuya Andy, karamihan sa mga biktima ng natatamaan ng kidlat dito sa lalawigan, Kuya Andy, ay yung nasa open field sa karayan, Kuya Andy, yung mga bukid, yung kung saan sila nagsisilong, dala ng kanilang yung mga recent din na natamaan ng kidlat, yung mismong nasa bukid, Kuya Andy, na mostly magsasaka ang natatamaan, Kuya Andy. Nakakalungkot. So ganun po, dapat siguro magkaroon tayo ng mga reminders pagka panahon na mayroong mga kidlat tayo narinig, nakikita, ay yung mga safety reminders kung anong dapat gawin, kung anong pwedeng gawin. Kasi basta ang alam ko sa mga pamahayin, Lakay, Annalyn, pagka kumikidlat, pagka meron kang salamin sa bahay, takpan mo ng kortina. Hindi ko alam kung totoo yun. Yes, Kuya Andy, ang karamihan na sinasabi ng mga matatanda, Kuya Andy, pag may mga kidlat, i-off lahat ang mga appliances. Maaring yung mga telebisyon o anumang mga sanhi na mga kuryente na dulot po ng kidlat ay maaring tamaan. Mostly, Kuya Andy, yung salamin ang mostly natatamaan pag medyo malakas ang kidlat. Ang kidlat, Kuya Andy, ay walang pinipili. Maging ang mga bubong mismo na mga bahay, mga kubo-kubo, ay maaaring tamaan din ng kidlat, Kuya Andy. At saka isa pang pwede mag-attract ng kidlat, Lakay, Annalyn, yung mga antena ng telebisyon o kaya yung radyo. Kasi sa mga building, sa mga modernong building, meron tinatawag na lightning arrester. Actually, naka-usli na halimbawa ay tore o kaya wire, na doon tatama, tapos harmlessly ay pupunta sa ground. Pero pag ikaw may TV antenna na naka-usli sa bahay mo,
isa yun sa posibleng maging attraction para sa kidlat. Yun ang sabi sa akin, siguro nababalidate siya ng mga science eh. Diba? Yung kasi yung kaya meet Prof. Andy at saka si Annalyn, totoo ba na yung madalas na tinatamaan ng kidlat, eh doon nagmumula ang mga kabute? Ha? Mga kabute na inuulam natin? Yung mga kabute? Mushrooms. Mushroom. Oo, mushrooms. baka talagang ano yan, talagang meat. Unless na marunong mag-alaga ng mushroom si Annalyn. Yes, Kuya Andy. Sa mushroom naman, pagdating ng mga tag-ulan, Kuya Andy, mostly doon tumutubo yung mga mushroom. Pero kadalasan sa mga lugar na yung may mga taba or mga medyo malayo sa yung mga bukirin, Kuya Andy. Doon natin nakikita kasi nung bata tayo, Kuya Andy, may mga nakita tayo, mga maliliit na mushroom. Yung parang kulay brown. Pero kadalasan ngayon, yung nakikita sa may mga, yung may mga saging, ganun, sa baba ng saging, Kuya Andy. Yes. Pero yun, nakikiramay po tayo doon sa mga namatayan. Dalawang tao po ito. At meron pang mga nasaktan dito sa mga insidente ng kidlat ngayong nakalipas na ilang araw. Salamat, Annalyn. Yes, maraming salamat, Kuya Lakay, Kuya Andy. Annalyn Ormata mula sa Cagayan Valley News Bureau. Lakay, tawagan muna natin ang report mula naman kay, Colleen Ku. Kaugnay po naman ito sa home quarantine na hindi inirekomenda ng Department of Health kahit po dito sa tinatawag na Delta variant. Diba? Mm. Kahit na merong Delta variant ay wala munang rekomendasyon ng Department of Health tungkol sa posibleng home quarantine. Report mula kay Colleen Ku. Colleen, magandang gabi. Gandang gabi po, Sir Andy and Sir Yolando. Hindi na po inirekomenda ng Department of Health ang pag-home quarantine dahil sa banta ng Delta variant. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergil na hindi babaguhin ang kasalukuyang pulisya. Ngunit anya, mas mainam na mag-quarantine sa mga pasilidad kaysa sa bahay. Ayon kay Vergil sa isang social media briefing, sumasang-ayon sila na sa punto na ito hindi na kailangan ng home quarantine. Dapat ay sa pasilidad na ang quarantine para ma-isolate ang mga pasyente at mapigilan ang pagkalat ng virus sa komunidad. Una nang ibinawal sa Manila ang home quarantine kahit asymptomatic. Ito ay matapos makapagtala ng 2 kaso ng Delta variant sa lungsod. Sa kabuuan, 35 na ang kaso ng nakakahawang variant kung saan 8 ang aktibo habang 3 ang nasawi. Ako po si Colleen Ku, frontliner para sa Lingkod Bayanihan. Maraming salamat, Colleen Ku, para po sa ating balita tungkol sa update dito po sa Delta variant ng COVID-19. Lakay, tawagan naman natin ang balitang sports. Alright, balitang sports. Sino? Si Andre. Andre! Ano yan? Olympics ba yan, Andre? Go ahead. Go naman ang balita mo tungkol sa palakasan. Go ahead, Andre. Yes, Kuya Lakay at Kuya Andy. Nagyabang si reigning World Boxing Council at International Boxing Federation welterweight champion Errol Spence Jr. na pagre-retiruhin ito si 8th Division World Champion Manny Pacquiao sa kanilang nalalapit na laban. Sa panayam ng Showtime kay Spence, ibinida nito na pagkatapos ng kanilang laban ay siguradong magre-retiro si Pacquiao sa mundo ng boxing. Ayon pa kay Spence, iwala siya na madedepensahan niya kanyang 2 corona laban kay Pacquiao, subalit hindi nito nilinaw kung matatalo niya si Pacquiao via knockout. Sa kabilang dako, aminado naman si Pacquiao na ito ang pinakamalaking hamon sa kanyang boxing career kung kaya puspusan ang kanyang training sa wildcard gym sa Hollywood, California para sa nasabing salpukan. Nakatakda ang match ni Spence at Pacquiao sa Agosto 21 o Agosto 22 sa Manila sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada. At yan ang update natin sa sports, Kuya Andy at Kuya Lakay. Andrea Bella, frontliner para sa Lingkod Bayanihan. Ano sa tingin mo, Lakay? Ano sa tingin mo?
Magre-retiruhin na kaya si Senator Manny Pacquiao? Palagay ko, win. Sa akin eh, win or lose. Win or lose, si Pacquiao, magre-retiro na talaga. Magre-retiro na? Magre-retiro na saan? Sa Senado? Para magpahinga na. Ano sa tingin mo, Andre? Magre-retiro kaya si Manny Pacquiao dyan o ano? Siguro, Kuya Andy, depende sa magiging resulta ng kanilang laban. Pero mas malaki ang possibility na dahil sa edad na rin na si Manny Pacquiao ay baka nga mag-isip ito na mag-retiro na sa larangan ng sport. Pero para siguro sa kanyang political career na rin, Kuya Andy. Tama ka dyan, Andy. Kung desidido siya na kumandidato sa Mayo na presidente, eh, pwede namang bakasyon muna siya sa boxing. Ano, Lakay? Natatahimik ka dyan, Lakay. sayang kasi nakikitain eh. Magamit niya sa eleksyon. Kaya, talaga ko, yun ang isa sa madahilan kung bakit siya muling sasabak sa boxing. Sayang nakikitain. Magagamit sa eleksyon. Lahat naman tayo nananalangin na sana ay magwagay si Manny Pacquiao sa laban. Of course. Ano man ang balak niya, magretiro o kaya siyempre kumandidatong presidente, wala mo ng boxing pagkatapos ng pagsilbi ng... Ewan ko, meron bang presidente yung lalaban pa rin sa boxing kung halimbawa man? Naglalaro lang sa isip ko. Bigyan niyo nga ako ng idea. Wala pa yatang naging boksingero na pagkatapos naging presidente. Wala pa. Ay, sa Amerika, wala pa yata. Basta mayroong senador na naging boxer pa rin kasi ilang beses pa lumaban si Manny Pacquiao. Di ba, Andre? Ano, artista sa Amerika, si Ronald Reagan. Di ba? Artista. Sa atin, anyway, artista rin, si Joseph Estrada, si Erap. Di ba? Kung si Andre, wala pang boksingero. Ano sa paningin mo, Andre? Kung ikaw ang tatanungin namin, Andre, ano sa tingin mo? Kung halimbawa man at maging... at magtagumpay si Manny Pacquiao sa anumang binabalak niya sa politika, ano, lalaban pa kaya siya sa boxing? Anong sasabihin natin kaya sa kanya? Siguro, Kuya Andy, para sa ikabubuti ng mas nakararami ay panahon na para mag-retire siya sa boxing para makapag-focus siya sa kanyang trabaho bilang presidente. Biruin niyo po yung pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay dapat nakatuon sa mga programa niya para sa kanyang mga kababayan. At siguro naman sa haba ng panahon ng kanyang pagiging isang boxer ay na-achieve na niya kumbaga yung dapat niyang ma-achieve bilang isang boxer. Kung siya ay mananalo. Pero mananalo. Ang pangalan eh, simula nung mga balitaan ko, nung senador na siya tapos mayroon pa mga laban, sabi ko dapat ano eh, dapat noon pa lang eh, nagpahinga na siya sa boxing, tumutok na lang siya sa paggawa ng batas. Tingnan mo tuloy kung ano ang rating niya. Ay, huwag na natin pag-usapan yun, sakana. Andre, maraming salamat. Maraming salamat din Kuya Andy at Kuya Lakay. Thank you. Andre Bella, mga kaibigan, sa ating balitang sports ngayong gabing ito, dito po sa ating programa, Lingkod Bayanihan, napapakinggan sa DWBL 1242 kHz sa Metro Manila at napapanood din sa YouTube sa KSMB Online. Manunood muna tayo ng ating mga entertainer. Ito po yung mga magagaling na mga musikerong Pilipino na bumubuo ng J-Cab. Ang oy, meron ba tayo surprise guest ngayon, Andy? Ha? Surprise guest, meron ba? Hindi ko alam kung sisipot eh. Pero... Oh! Nakamute ka. Ala ka. Wala ka, Prof. Andy. Ano yun, Ay, wala ka. Yung aking audio lang, Lakay. Minsan nakawala-wala eh. Pero ang isa sa mga magandang awitin ng Jazz Clean Air Band, talaga pag gumawa sila ng, lalo na yung mga kantang Pilipino na ginagawa nilang jazz, ano? Okay. Yun ang gustong-gusto ko eh.
At siguro sa mga kababayan natin talagang nai-enjoy din yung ganong klase ng tugtugin ng ating mga miyembro ng JCAB. Ito, susubukan po natin para ho sa kasiyahan ng ating mga nanonood noho sa ating programa ngayong gabi ng Martes, July 2021. Ito ay mula sa JCAB, Just Clean Air Band. Noho, panoorin po natin.
Yan po ang J-Cab, ang Jazz Clean Air Band. Alam nyo naman, ganyan ho kagaling ang J-Cab, ha, mga kaibigan. Doon po sa mga nanonood sa YouTube ay inyong napanood ang tugtuging dahil sa iyo. Yan po itinugtog ng J-Cab nung Marso, nung mag-birthday si Pangulong Rodrigo Duterte, nung umabot sa kanyang 76 years old, ay inihandog ng J-Cab ang awitin na yan para kay Pangulong Duterte Lakay. Kaling talaga ng no J-Cab. Wonder, kaya pa nagkaroon ng collage ng mga pictures si Presidente, ha? Mga activities. Sa mga nanonood sa YouTube, nakita nila si Presidente, si Senator Bongo, yan. Mm-hmm. Kaya nandiyan pa yan yung mga picture na yan kasi nga noong March 28 ay pinatugtog natin yan para sa Pangulo sa kanyang 76th birthday. Tayo Lakay, mabuti naman at okay pa rin tayo. Sa mga senior, binabati ho namin kayo. Mga may birthday ngayon, ha? Sa mga may birthday ngayon, ano man ang inyong edad, bata, matanda, middle age, ano, lolo, basta ang mabuti. Basta alam namin kayo po nasa mabuting kalagayan. Huwag ninyong pababayaan ang inyong kalusugan sa mga panahong ito. Lalo. Isa sa mga senior na journal, radio at saka print, radio print, Sammy Gabot. Nagsimula sa... Sammy Gabot, ilang taon siya, si Sammy? Mga 60... Mas matanda na ba sa atin? Yeah, mga 67 na yata. Nagsimula sa People's Journal. Pero kasabay ng kanyang pagsimula sa People's Journal, nagsimula siya sa radio noong araw, DCHP pa noong araw. DCHP. Yes. Di ba noon, hindi pa yan FM, ano? AM pa ba yan noon? AM. Oo. Nakasabay niya sa Tina Monsot Palma doon sa DCHP. Pati yung mga music station noon, yung mga ganun, talagang sa AM pa napapakinggan, di ba? Mm. At saka sila nagsimula doon sa yung You Heard It First o DCHP. Parang gano'n. Noong araw, di ba? Noong araw, paunahan ng na balita. Paunahan ng istorya. Kaya, may mga napapinggan sa radio na kauna-unahan sa Pilipinas. Kauna-unahan. Ganun. Binabati po natin sa Japan si Layden Grace Coraming, isa po sa mga listener natin dyan. Lagi itong nakikinig sa atin, nanonood sa YouTube. Palagay ko, Ilocano yan. Coraming? Sa region to ito, sa Cagayan Valley ito. Maraming salamat sa iyong pagkikinig at sabihin mo sa mga kaibigan, manood din at makinig sa ating programa. Sa Metro Manila, nasa DWBL 1242 kHz AM. Siyempre sa YouTube, nasa KSMB Online tayo. Saan siya, Prof. Andy? Saan siya? Nasa Tokyo, Japan. Nasa Tokyo, Japan. Wow! Japan, oh. Mataas din ngayon ang cases ng COVID-19 sa Japan, ha? Oo nga eh. Doon, ingat na ingat din tayo doon. Mga Pilipino, ingat na ingat din eh. Oo, marami doon. Yun nga, tapos may Tokyo Olympics pa. Di ba lang? Mayroon mga nag-positive doon sa ilan sa mga delegation na pumunta roon. Oo. Kaya, no. Bueno, dito sa atin, meron hong inaasahan na dagdag pang bakunang dadating Lakay. Pero ang isa sa mga assurance, ano, ay meron pang darating na mga dagdag na bakuna. Tapos yung ating stockpile ay hanggang Agosto. Good for August, good until August, sabi po yan ng National Task Force Against COVID-19. Ngayon, inaasikaso ng gobyerno ang delivery ng dagdag pa mga supply ng bakuna para sa September. Ayon po yan kay Secretary Carlito Galvez, ang Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19. So yung mga supply na yan, naasahan po natin, at least ngayong July hanggang August ay meron tayo. September merong darating. Ang Pilipinas ay tumanggap na ng abot sa 27.9 million doses. Nakuha ng gobyerno, nakuha rin yung iba. Meron din mga private sector na tumulong para bumili ng bakuna para dun sa kanilang mga empleyado, Lakay. Kaya maraming salamat dun sa mga nagkusang gumastos
para mapabukunahan ng kanilang mga empleyado. Kasama na rin dito yung mga donasyon mula sa iba't ibang bansa. Of course, nandiyan ang China. Yung pinunta ko kanina, Andy, may iba dito ko lang. Yung first dose, kanina umaga, kanina hapon. Pero yung second dose, after 3 months. Yun ang sinabi doon. At maganda naman yung balita ng mga doktor doon kasi, mga kapatid, sabi, ang ating pumakuna ngayon ay AstraZeneca. Kung ayaw nyo, kung gusto nyo ng matras, pwede yung matras. Pero pilitin, ganun. Hindi pilitin. Ang sinabi, ang pangalawang dose, second dose ay after 3 months. Parang yung sa akin ganun eh. At 3 weeks sa akin, hindi 3 months. Ngayon 3 months pala. Medyo 3 months yun. Mahaba-habang hintay yun, lakay. Mm. Yung Sinovac, 3 linggo akong naghintay bago yung second dose. Ito pa so, medyo mahaba. Ikaw pa dahil, nakadalawa ka na, di ba? Nakadalawa na ako Sinovac. 3 weeks ang paghintay, lakay. Dito sa Las Piñas. So yan po mga bakuna na yan, ina-assure po ng ating National Task Force Against COVID-19 na merong darating, kaya sana tuloy-tuloy. As of July 18, sabi ho ng Department of Health na nakapag-administer na po sila ng 15,096,261 doses ng iba't ibang klase ng bakuna. Doon sa number na yon, ang 4,700,000 8,073 ay mga fully vaccinated. Yan po yung details sa July 18, lakay. Kaya marami-rami na rin yan. Pero ang target nga po natin, sabi ho ng IATF, 70% of the Philippine population to be vaccinated. Diba? Kung meron tayong humigit kumulang sa 100 million lakay, di 70 million ang tatargetin nating babakunahan. So itong fully vaccinated na 4 million ay maliit pa yan. Pero meron naman pong 15 million nga yung total na kasama na po dyan yung mga nakakuha ng first shot. Sana makumpleto sa lalong madaling panahon. At sana yung po mga nag-aatubili, magpabakuna na po kayo. Yeah. Kung hindi kayo marunong ng online registration, paturo kayo sa anak or apo. Yung mga naging sa atin na hindi pa marunong sa online registration. Paturo kayo kasi nakita ko napaka-systematic yung ginagawa na online registration sa Quezon City. So, wala problema. Yung isa pang sinabi ni Secretary Carlito Galvez, yung mga lugar na merong na-detect na Delta variant lakay ay dadagdagan ang supply ng bakuna doon. Siguro para mapabilis yung halimbawa ay vaccination, syempre pag mas mabilis mas marami ang mababakunahan, mas lalakas ang tsansa na malabanan nila yung infection. Kaya sigurado magkakaroon ng redeployment dito. Ang ilan sa mga areas of concern ay Region 10, doon po sa bahaging Northern Mindanao, lakay, no? Dito sa NCR, yan po ay area of concern din tayo rito. Ang Region 6, no? Ay area of concern din dito sa Delta variant ng COVID-19. At yung pong mga lugar na nasa ilalim pa ng ECQ at yung pong ECQ na enhanced community quarantine at modified community quarantine areas. Yeah, yan. At saka siyempre kahapon nabanggit ng presidente, kung kinakailangan, higpitan natin ulit ang quarantine. Yeah. Diba? Di ba po pwedeng, dahil sa may Delta variant, dagdagan ng bakuna na ituturok sa tao. Gawing apat na limbawa. Yun ang gagawin eh. Magkakaroon ng additional talaga. Imbis na yung dating nakalaan para dun sa mga areas na yon, pag yan ay mas maraming cases ng Delta variant, magkakaroon sila ng additional COVID-19. Imbis ang dalawa, gawing apat. Kung available ibig sabihin ay dudoblehin yung injection. Yes, para mas malakas. Sa bagay. Pero sila mga magde-decision dyan, sila mga dudoblehin natin. Mag-announce sila kung ano mga plano nila para maibalita natin sa ating mga kababayan.
Doon pala sa China Lakay, na balitaan ko na itong coronavac, itong yung Sinovac, yung gawa ng China na yan, ay meron ang inilabas na desisyon na aprobado ito para sa mga 3 hanggang 17 anyos, mga minor, mga bata. Yan ay statement galing sa Chinese Embassy dito sa Maynila ngayong Martes sa Lakay. Sabi ng Chinese Embassy, ang approval na ito para sa emergency use ng Sinovac na bakuna para sa mga batang 3 hanggang 17 taong gulang ay batay sa Phase 3 clinical trial data. Doon ay pinakikita na ang coronavac na ito, ang Sinovac, ay mga 98.9% effective para mag-produce ng mga antibodies. Kumbaga, ang tawag nila rito ay mas mataas na efficacy kaysa yung populasyon na lampas ng 18 anyos. Ibig sabihin, para sa mga batang 3 hanggang 17, mas mataas yung efficacy. Sana naman, no? Okay, but hindi dagan yung Sinopharm na ginamit kay Presidente. Sinopharm. Baka hindi na nag-donate. Lumindan na PSG. Bihira lang ang mabanggit, no? Pagkatapos nun. Oo. Oh, si Atty. Paleno, si Congressman Zamora, mukhang sila lang ang nakagamit ng Sinopharm. Mukhang maganda. Ba't hindi dagdagan ng China ang Sinopharm na yan? Oo. Sana yun ang dagdagan. Kung donasyon ang pag-uusapan, ano? Kung yun ay effective sa mga PSG at iba pang mga hindi masyado nabalitaan kasi palihim nga, ano? Kung effective, hindi dagdagan natin. Kung makakahingi pa tayo sa China, mas mabuti. Kung ibibenta nila, yun, hahanap naman siguro ang gobyerno natin ng pambili para yan ay matuloy. Anyway, Lakay, maraming salamat sa ating pagtatandem ngayong gabing ito ng Martes. Maganda sa inyo, maganda yung set up mo ngayon. Malinaw. Okay naman. Malinaw, maganda. Maraming salamat sa mga kasama natin sa Cagayan Valley News Bureau. At salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa kahit holiday. Ngayon po ay July 20, Eid al-Adha. Muli, binabati po natin ang ating mga kapatid na Muslim sa inyong kabanalan sa pag-obserba nitong Feast of the Sacrifice. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Ito po ang Lingkod Bayanihan. Salamat sa ating mga kaibigan na sa DWBL Metro Manila, 1242 kHz AM. At siyempre, nyo ding napanood dito sa KSMB Online sa YouTube. Ang Lingkod Bayanihan ay programang atin sa inyo ng Philippine Medical Association, Clean Air Philippines Movement, ganun din ang TESDA, LIGCAP at iba pa nating mga partners. Sana po kayo'y ligtas pa rin, manatili ho kayong nag-iingat sa lahat ng uri ng kapahamakan, lalo ng COVID-19. Umuulan pa rin dito sa amin sa bahagi ng Las Piñas. Ingat po sa mga nasa kalye. Magandang gabi. Mababalik po kami bukas, alas 9 ng umaga. Salamat po sa ngalan ni Dr. Mike Aragon. Ito po si Andy Vital. Sa ngalan po ni Lakay Rolly Gonzalo. Salamat Thank po. Thank you.